Hello mga ka-asosasyon pala, kamusta na kayo dyan? At ngayong video guys, itong video na to guys is tutorial video. So ituturo ko sa inyo kung paano ko tinuruan yung aking aso na si Persia gumamit ng potty tray. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and it's me again, Jan. So, for today's video guys, hello mga ka-asosasyon pala, kamusta na kayo dyan? At ngayong video guys, itong video na to guys is tutorial video. So, ituturo ko sa inyo kung paano ko tinuruan yung aking aso na si Persia gumamit ng potty tray. So, yung potty tray guys, siya yung pupuan at ihian ng mga aso. Itong potty tray guys is available sa mga online, sa Lazada, sa Shopee. So naglalaro lang siya sa halagang 300 pesos pataas. Pero kung gusto niyo makamura, doon sa May Katimar, napakamura lang doon ang mga bigayan ng mga potty tray at saka mga accessories na doon siya available lahat doon from dog food, shampoo, milk, cage and everything pati mga pets available sa Katimar guys. So i-share ko rin sa inyo guys kung paano nga ba ginagamit yung potty tray, kung paano yung ituturo sa mga aso nyo. So, yung i-share ko sa inyo is based sa aking experience kung paano ko tinuro mag-potty tray ang aking aso. At saka ituturo ko rin sa inyo guys yung mabisang pangtanggal ng mga sting ng mga ihi ng aso nyo, yung mga pupo ng aso nyo, ano nga ba yung mabisang pangtanggal para mawala yung amoy na kumapit. So, kung interesado ka malaman kung paano ko to ginawa sa aking aso, so please stay and keep on watching. So, hi guys! Andito ko ngayon sa kulungan ni Persia. So, dito ko na ituturo sa inyo kung paano ko ginamit or tinuro sa kanya gumamit ng potty tray. So, ito si Persia guys. Only 3 months old. Kaka 3 months old niya pa lang guys. So, tinuruan ko siya mag-potty tray nung 1 month old pa lang siya or 1.5 months with kasama ng mga kapatid niya guys. So, ang ginawa ko guys, itong potty tray na to guys, kasi binili ko sa Katimar ng 200 plus. So, mas mura kasi talaga sa Katimar guys, sa May Pasay. So, meron siyang kasamang grass na plastic grass. So, I suggest na wag yun na lang gamitin yung grass kasi guys, kakalat lang siya. Ngangat-ngatin lang siya ng mga aso nyo. So, wag yun na siyang gamitin. At saka toxic yun guys kasi merong medyo maamoy yung plastic grass niya. So, tinanggal ko yung plastic grass. Tapos, ang ginawa ko guys is kumuha ko ng onting amount ng pupo nila guys or pupo niya. Then, nilagay ko rito para magkaroon siya ng stain or ng marka. At yung paligid niya guys, nilinis ko to. Yan, nilinis ko yan. Ang ginamit kong panglinis guys is Sonrox na color violet guys. Yung color safe na Sonrox. Kasi guys, yung Sonrox na color safe guys is scented na siya. So mabilis siya matatanggal yung amoy ng ihi ng aso nyo. Alam ko sa inyo guys, gumagamit ng Sonrox na pula. So yung original ginagamit nyo. Pero sa akin guys, ang ginagamit ko guys, yung Sonrox na color violet na color safe. Meron na siyang sabon detergent at saka mabango na rin siya guys. Unlike sa may Sonrox guys, is medyo pangit yung amoy niya pag tumagal or pag dumikit sa kamay nyo, amoy sinilya ng lalaki. Alam mo na yun. Diyan. So, pag tumagal, doon na sila hanggang sa masanay sila guys. Tsaka bantayan nyo rin guys yung pagpupo nila guys. So, after nila kumain, malamang pupupo yan guys. I'm sure. Sure ako dyan, 100%. Kasi parati kong ginagawa, binabantayan ko itong aso ko kapag pupupo. Tapos, ang ginagawa nila, iikot yan dito. Tapos, aamihin yung part kung saan sila dati nag-iwan ng pupo or ng ihi. So, ang ginagawa ko, itong paligid na to dito guys. Itong paligid dito, ayan yung nakikita nyo dito sa kulungan. So, yung paligid na yan, kinukuskus ko yan ng Sonrox. So, nililinis ko siya ng Sonrox na color safe. So, mas mabilis kasi siya. So, ipapakita ko sa inyo mamaya guys kung gaano kaganda ang Sonrox na color safe pang linis kumpara sa original guys. So, pag nalagyan nyo siya ng stain yan dyan guys, so tendency dyan na sila ihi kasi yung aso nabibase yan sa pang-amoy nila kung saan sila nag-iwan ng pupo, saan sila umiihi. So tendency dyan siya iihi nang iihi hanggang sa masanay na siya dyan, babalik at babalik dyan na siya iihi kasi hindi na sila iihi sa paligid. Ayan, so masasanay sila guys. So ito guys yung mga
basahan na nilalagay ko rito. Ang purpose nito, guys, para mahigaan niya. Para pag tinatapon niya kasi yung tubig, so dire-diretso dito sa may basahan. Hindi dire-diretso sa balat niya, guys. Kasi baka sipunin or lamig eh. So kung nakita niyo, guys, may pupo na dyan. Ayan. So dyan siya umihi. Ano ba? Ba't ka ba nagsisiksik sa akin? So ipapakita ko naman sa inyo, guys, kung ano ba mas maganda gamitin. Ang Sonrox na panglinis na color seed ba? O yung Sonrox na original? Ang kulit niya. Tingnan mo, inangat-ngat ako. Ano ba yung inangat-ngat mo dyan? So guys, ito yung ating dalawang Sonrox na ginagamit ko panglinis. Before, guys, ito yung ginagamit ko, yung Sonrox na original. Pero guys, ang ayoko rito, guys, is yung amoy niya after mo gamitin. Andun pa rin, amoy hindi maganda, hindi kaya-aya yung amoy. Pero dito, guys, sa Sonrox na color seed, guys, so napakadali niyang gamitin. Hindi mo na kailangan gumamit ng sabon kasi bumubula na siya. Ayan. Oxygen bleach, saka mabango siya, guys. Hindi katulad dito, guys, is medyo maano yung amoy niya. Kahit onting ganun mo lang, guys, kumakapit yung amoy niya. Onti nitong Sonrox. Ayan. Kita nyo, guys, yung kulay niya, guys, is color. Color violet. Ang maganda dyan, guys, hindi nyo na kailangan gumamit ng ng sabon pang swipe. Bali to, guys, nakikita nyo yan, guys. So wala siyang bula, wala, binasa ko lang to, pero wala siyang sabon. So i-swipe natin dito, guys. Ayan, ang maganda rito, guys, pag ginamit nyo, ayan, bumubula na siya. Ayan, oh. So matatanggal yung amoy. Ayan, oh. So mabango yung amoy niya, guys, hindi katulad ng original na Sonrox, nagtitira siya ng stain. Yung tanggal nga yung amoy ng ihi at saka ng pupo. Pero guys, yung amoy naman niya, nag-iiwan siya ng hindi magandang amoy. So maano sa ilong. Unlike dito, guys, ayan. So mabilis siya makatanggal ng amoy ng stain. Aside from that, guys, ayan, oh, meron na siyang bula factor, may sabon na siya. So hindi rin mabaho yung amoy niya. Ayan. Yun nga lang, guys, itong Sonrox na to, medyo mas siya, mas mahal siya kumpara dito sa original. Pero okay naman siya pang linis, hindi naman siya hindi mabaho. For me, guys, mas okay gamitin itong Sonrox na to, guys. Kasi mabango siya, hindi na kayo mahihirapan pa. Hindi nyo na rin kailangan gumamit na. Pag nililinis ko tong pati tray, guys, so dito sa CR, ayan, lalapag ko lang yan, tapos bubusan ko lang siya ng tubig, ganyan lang. Ayan. Tapos tataob. May drainage kami doon sa palabas. So doon siya lalabas. May drainage doon. Tapos ito, busan mo lang yan ng tubig. Ganyan lang gumamit ng potty tray. Tapos yan, i-drain mo lang ganyan. Hanggat kung hindi niya naman kailangan, hindi naman makapit yung pupo, huwag niyo nang sabunin. Okay na yan. Ang importante, malinis lang siya. Ayan. So, ganito lang gumamit, maglinis ng potty tray. Ayan, ang kalat na. Tapos ibalik niyo na. Taray ko, malabi na So, ganyan. Ito mga basahan na yan, guys, nakikita nyo. Higaan yan para hindi siya lamigin. Kasi nga, diba, sahig. Tapos yun, lalagyan siya ng tubig at saka ng pagkain. Nilalaro niya. Ayan. Makulit kasi ito. Tinatapon niya yung kainan niya. Ano?
So, yun na nga mga ka-association. So, ang ginagamit ko mga ka-association is yung mga ay yung color safe na Sonrox. Kasi guys, yung color safe na Sonrox, meron siyang detergent. Tsaka yung amoy niya guys, mabango na mo guys. Bubula na lang yung ihi kahit hindi nyo nalagyan ng tubig. Mag-color white siya, promise. Subukan nyo, either you. Yun yung mangyayari pag nakita mo. Magpatak ka ng Sonrox na color safe dun sa may spot kung saan may ihi. Tapos makita mo, bubula siya guys. So, madali lang siyang i-map. Yun nga lang guys, ang pangit lang sa color safe guys, medyo sticky siya, medyo madulas dahil sa detergent. Pero pag na-map mo na guys, okay na siya. Yung may iwan na amoy dun sa sahig or sa damit guys, is maabango, hindi mabaho. So, kaya-aya sa ilong. So, yun yung ginagamit ko guys. Yun yung ginagamit ko mga ka-association is yung Sonrox na color safe. Man guys, sa pag-detraining ng potty tray, mga ka-association, hindi mo lang siya isang beses gagawin. So, kailangan mo bantayan yung aso mo. Kaya nga, kailangan i-train mo siya. So, babantayan mo siya after kumain. Yung potty tray nandyan, tapos may stain yan. So, tignan mo siya. So, baybayan mo. Pag nakita mong pupupuna, ipatong mo doon sa may potty tray hanggang sa matuto siya, guys. Tapos, paghuhugasan nyo, guys, yung potty tray. So, wag nyo nang gamitan ng, wag nyo nang kuskusin, wag nyo nang asin sabunin ng todong-todo. Mas maganda guys, yung onting sabon lang tapos tubig lang. So, alnawan nyo agad, huwag nyo nang kuskusin. Para yung stain or yung amoy ng ihi at saka ng pupu, andun lang sa potty tray. So, ganun yung ginagawa ko. Sa una, naglalagay talaga ako ng stain sa may potty tray. Nung katagalan na, nung natuto na, doon na talaga siya tumatae. Umiihi, doon na ang ginagawa ko. Tinatanggal ko na lang yung potty tray tapos hugasan ko ng tubig tsaka ng onting sabon. Hindi ko na kinukuskus guys, promise. Tapos yung mga nakikita nyo sa online na pang spray para dun tatae, na-test ko na yung guys, hindi effective yung guys, believe me. Masasayang lang yung pera nyo. Mas maganda guys, yung tinuro ko na kukuha ka ng onting amount ng pupo ng aso nyo tapos ilalagay nyo dun mismo sa potty tray. Kukuskus nyo lang yung onting amount tapos yun na. Pero kailangan guys, linisin nyo yung paligid ng Sonrox na color safe. Kung ano yung man yung ginagamit yung panglinis na pangtanggal ng stain. Kasi yung Sonrox na color safe guys, is ina-advise ko lang sa inyo, baka magustuhan nyo. So, kumpara sa Sonrox na original talaga guys, mas gusto ko yung color safe. So, suggest lang, so wala namang magagma, wala namang mangyayari masama kung itatry nyo, diba? So, mga ka-association, so yun lang yung ginagamit ko pang linis sa gamit, sa tuwalya ng aso, sa sahig nila. The three guys is matalino yung aso guys, madali lang niya matututo. Matalino yung aso kung yung nagtuturo is matyaga at matalino rin guys. So yun lang guys, that's it for today's video. And if you like my video guys, so don't forget to click thumbs up. And kung meron kayo guys questions or suggestions, so don't forget to leave comment on the comment box below. At kung bago ka palang din dito sa akin YouTube channel, isubscribe mo na yan at i-hit mo rin guys yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod natin panibagong video na i-upload dito sa akin YouTube channel. And yan, so see you on my next video guys. So don't forget to subscribe guys at saka follow nyo na rin ako guys sa Twitter, Facebook at Instagram. Meron din akong WeSing. So magkantaan tayo doon guys sa mga sintonado na kagaya video guys. And see you on my next video guys. So bye bye.